Hello, sound check. Okay po ba yung sounds natin? Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating pong midweek service. Mamaya papatayin po natin yun, yung air cooler. Kung meron kayo narinig na ingay, ngayon lang ho yan. Mamaya, pagsimula natin, wala na pong ingay. Pakishare po ang video. Salamat. Praise God, praise God. Praise God, praise God. Yeah, okay naman po yung sounds natin, no? Na-testing na natin. Hello po sa Igor family, magandang gabi po. Hintay lang po tayo ang iba. Magandang gabi po kay Ma'am Felisa Rodriguez. Magandang gabi po. Kung meron kayo narinig na ingay, mamaya papatayin po natin yun. Praise God, praise God. Shout out sa aking mahal, kay Joyce. I love you so much. Sa aking asawa, hello. Akala mo layo eh, nasa kabila lang siya. Hello po kay Brother Edward. Magandang gabi po. Mr. Beng, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mamaya yung ingay po, mawawala po yan. Papatayin mo natin yung air cooler. Bawal kami mag-aircon dito sa lugar po namin. Kaya air cooler lang. Hanggang air cooler lang po tayo. Pag-preho natin, magkaroon ng sariling kuryente at tubig po sa lugar po na ito. Medyo mahirap talaga. Pero kakayanin po natin yan. Praise God, praise God. Handa lang natin po yung ating pong kakantahin. Hello po, magandang gabi, Brother Edward. Pakishare po ang video po natin. Anim pa lang po tayo rito. Sabi po sa GC na manood na po sila. Sige po, tayo po mag-start na. Can you type thank you Jesus sa walong nanonood? Lagi po natin sa comment section, thank you Jesus. Thank you Jesus. Ayan. Tayo po mag-start na. Sa pumapagpalang gabi sa bawat sa bawat isa at magandang gabi po sa inyo. Sir Louis Reyes, magandang gabi po. Pati yung ilaw natin nagkukurap-kurap. At kanina po ang ganda po ng aming pong meeting, no, nila Sir Louis sa Pompa Company sa Values Formation. To God be the glory for that.
At ngayon pa lamang po, no, sinasabi ko po sa inyo na mayroon pong ginagawa ang Panginoon sa ating pananalangin. Mamaya meron po akong testimony. Paalala niyo po sa akin, mayroong great testimony na ginawa ang Diyos sa araw po na ito. To God be the glory. Hello po kay Sister Mary Jane. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Tayo po yung magsisimula na. Muli, pakishare po ang video. Pakishare po sa timeline sa GC. Share as many as we can. At itong gawain na ito, inaalay natin para sa Panginoon. Pwede po ba natin itaas ang ating pong mga kamay bilang isang muling pagsuko sa ating pong Diyos? Hello po, Ma'am Levy, sa bawat isa. At sa oras na ito, tayo po ay mananalangin na magpapasalamat sa napakadakilang Diyos na tapat, punong-puno ng pag-ibig, biyaya at awa po sa bawat isa po sa atin. Despite or in spite na meron po tayong pagkukulang, pagkakasala, mga hindi nagawang tama, pero ang kabutihan ng Diyos ay lagi pong nariyan sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal, Diyos na buhay, Diyos ng pag-ibig, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na napupuri, nagpapasalamat sa napakagandang gabi na ipinagkaloob mo po sa amin. Alam po namin, very tiring, Lord God, very exhausted po dahil meron pong mga nagtrabaho sa opisina, nagtrabaho po sa gawaing bahay, sa kanila pong mga negosyo, sa pagtuturo, Panginoong Diyos, o sa mga kinakaabalahan po ng bawat isa. O may mga lakad po ang bawat isa. Ang dalangin po namin sa oras po na ito, patuloy na ikaw po ang pumagitna po sa amin at bigyan kami ng kalakasan sa mga oras po na ito. At bago ang lahat, kami po humihingi ng tawad sa lahat ng aming kapalpakan. And tonight, Lord God, continue cleanse our hearts, cleanse our minds, Lord God. As we go in your throne, Lord God, in your presence, Lord God, ay patuloy po mag-manifest, Lord God, yung spirit to spirit, Lord God, yung aming espiritu ay sasamba sa iyo, Panginoon, at makabot sa iyong banal na trono. Maraming salamat po. Anumang pong distorbo, winawasak po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Give us a focused mind and a focused heart, Lord God. And tonight, we just want to lift up your name, Lord God, sa aming kalagitnaan. At patuloy na ikaw po ang maihayag, ikaw po ang maitanghal, Panginoong Diyos, at mapapurihan po namin sa gabi pong ito. Sa aming pakikinig ng iyong mensahe, mangusap ka, sa aming mga pananalangin, patuloy kang sumagot, and let your will be done. Salamat po sa pangalan ni Jesus, ang lahat po na nagmamahal sa Panginoon, magsabi po ng Amen! Amen! Are we ready to praise the Lord? Kung handa na po tayo, lagay po natin sa comment section, yes na yes, yes na yes, handang-handa na ako magpuri sa ating pong Panginoon. At kakantahin po natin ngayon ay May Galak at Langit. At tayo po'y sumabay sa awitin pong ito. Praise God, praise God. Sabay po tayo sa awitin para sa Panginoon. Sapagkat hirap ng puso ay nanglalaman.
ay para lang sa kanya. Isang ka! Kandong niya ay kapayapaan. Kandong niya ay kagalakan. Kandong niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagan. Kaya ang awit ng papuri, awit lang pasasalamat. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanya. Para lang sa kanya. Ay para lang sa kanya. Ay para lang sa kanya. Yes, Lord. Patuloy tayong umawit sa Panginoon. Naman ito, hallelujah. Tailless, extra big ito. Praise God. Extra dami, extra sulit. Patuloy umawit sa Panginoon. Amen. Sama-sama po tayong tumalon. Hallelujah. Sumigaw at papurihan ang pangalan ng ating Diyos Ama. Amen. Tayo sumigaw. Tayo magpuri. Sumayaw. Itaas ang kamay. Iwagayway, sama-samang magbigay pamuri at pagsamba sa Diyos Ama. Tayo tumalon! Tayo tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay pamuri at pagsamba. Tayo magpuri at sumayaw.
tayo po ay patuloy na awit sa Lord. Ito po yung huli po natin na awit din para sa Panginoon. Hallelujah. Huwag ka na po kayo sa patalaktasan. Yes, Lord. Ikaw ay tapat, Panginoon, sa aming pong mga buhay.
Salamat po, Panginoong Diyos. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa mga naririto. Lord, sa araw po na ito, Panginoong Diyos, gusto namin pong ibigay lahat ng papuri at pagsamba po namin. Sa araw po na ito, Lord, naniniwala po kami na meron kang pagagalingin, na meron kang palalakasin, O Diyos, na meron kang ikaw ang magbibigay, Panginoong Diyos, ng pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ngayon pa lamang, Lord, manguna ka sa gawain pong ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. At naman po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lord, our worry will turn into worship, Lord God. Our sadness will turn into gladness, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, gusto namin lamang pong ibalik lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay magsabi po ng Amen! Amen! And Amen! Praise God! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Magandang gabi po sa iyong lahat. Isulat niyo na po ang inyong pong pagpapasalamat sa Panginoon. At baka meron po kayong gustong sabihin sa Panginoon ng pagpapasalamat. Sasabihin po natin yan. Shoutout po natin, no? Latag niyo po, no? Bigyan po natin ilang minuto para kayo po mag-comment at magpasalamat po sa Panginoon. No? Lagay po lang sa comment section ang inyong pong pasasalamat. At welcome po sa bawat isa, no? Sa mga nanonood po, hello po kay Sister Evangeline Liat, Sister Merlin Liat, Ma'am Levy Bruno, si Ma'am Analisa Roldan Yueño, Sister Merlina Diaz, hello po, Ma'am Yoli Mabasa, Sister Ben Bonifacio, my wife Joyce Ann Isho Duyan, I love you so much. Hello po, Sister Levy Bruno, hello po sa Igar family, Ate Julie, kay Jessica, Supeng, Jonah, Kuya Lito, kung nandyan po kayo, hello po kay Maynard, hello po sa inyo. Yan, Tita Banji, hello po sa Isha family, magandang gabi po. Lagay nyo na po ang inyong pagpapasalamat sa Panginoon. Bago tayo mag-aral ng mensahe ng Lord, at ako po gusto kong magpasalamat, kanina lang po ay meron po tayong prayer request na yung tito, no, yung tito ng aking pong, yung asawa ng aking kapatid, ay siya po ay open heart surgery. Ano, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa oras po na ito siya po ay inoperahan ng 8 hours. No? Grabe ang haba po. But praise be to God, siya po ay naging successful po ang operasyon. To God be the glory. Lagay po natin sa comment section. Praise God, praise God, no? Talaga ang Diyos ang nag-iingat. Ang Diyos ang nag-extend ng buhay. Wala na pong iba, kundi si Lord lamang po. Hinawakan ng Diyos ang kamay ng mga doktor, yung mga kinailangan po sa operasyon, ginamit po ito. Pero ang Lord ang nagpagaling po sa kanya. Hindi ang doktor, hindi ang gamot o ang ano pa man. Instrumento lang po tayo. Pero ang Lord ang nagpapagaling. Lagay po natin God heals. Lagay po natin God heals. Praise God, praise God. Praise God. At kung meron kayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon, isulat niyo po dyan sa comment section. Babasahin po natin. Kahit maiksi lang po, no, para makita ng Panginoon yung ating pong grateful heart, yung ating thanksgiving, yung ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil alam natin na meron siyang ginagawa araw-araw sa ating mga buhay. No? Ma'am Shirel, Ma'am Felisa, sa bawat isa, Ma'am Yoli, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Yan. Praise God, praise God. Ma'am Janice Labo, magandang gabi po. Sir Louis Reyes, Sir Ferdy, magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God, praise God. Baka meron kayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God. Abang inintay po natin, no? Lagay lang natin sa ating pong tayo po ay nagpapasalamat, no, sa Panginoon dahil yung ating pong pagpapagawa ng church unti-unti na pong ano, no, napoprovide ng Panginoon. And thank you so much sa lahat po ng tumulong po sa church renovation po natin. And God will bless you. At sa mga magbibigay po ng ating pong tithes and offering and pledges, IPM niya lamang po ako. At sa mga nasa service road, punta lang po kayo sa Igar family, ibigay niyo po ang inyo pong mga ikakaloob. At sa araw po na ito, tayo po muna ay manalangin bago natin basahin yung pagpapasalamat po ng ating pong mga kapatiran. At tayo pong manalangin sa ating pong tithes and offering. Lord Jesus, maraming salamat po sa aming pong tithes and offering. Ngayon pa lamang po sa lahat ng magkakaloob ng tithes po nila, ng offering po nila, ng pledges po nila para sa gawain pong ito, sa church po na ito, sa iyong lingkod, Panginoong Diyos,
ay patuloy, Panginoon, na ikaw po yung siyang magpala sa kanilang generous na kamay. At ang panalangin ko, anuman po ang kanilang kahilingan, lumago ang negosyo, Lord God, makapagtapos ang pag-aaral ng kanilang mga anak, Lord, hindi sila mawala ng palabigasan, ng pagkain, Lord God, pambayad sa lahat ng bills, patuloy ng pagpapala sa kanilang buhay ay kanila pong maranasan. Salamat po muli. Lord, bless the works of their hands, Lord God. As we bring back all the glory and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Lagyan nga natin sa comment section. God will bless you. God will bless you sa lahat na nagkakalob, nagbibigay ng kanyang ikapu, ng kanyang pledges, ng offering para sa Panginoon, pagpapalaay po ng ating pong Diyos na buhay. Na siya po ang generous God na hindi magkukulang sa bawat sa po sa atin. Amen po. And basahin lang po natin yung mga pagpapasalamat. Ayun, sabi po ni Ma'am Cheryl, nakalagay po rito. Sabi po, no, salamat po sa Panginoon dahil magaling na po ang aking anak na si Alisa at naka-attend na po ng prayer meeting ngayon. To God be the glory. Hello Alisa, salamat sa Panginoon na ikaw ay pinagaling ng Panginoon. To God be the glory. Meron na naman tayong patotoo. No, talagang ang Diyos ay nagpapagaling. Amen po. No, praise God, praise God. Grabe, napakabuti ng Lord, ang Diyos ang dakilang manggagamot. Sabi po ni Ma'am Annalisa, thank you Lord sa araw-araw na kalakasan at kagalingan sa aming ng aking pamilya, no. Ngayon pa lamang dine-declare na ni Ma'am Cheryl at ng Baskikin family na silang lahat na pinagpi-pray po natin ay magaling na sa biyaya ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Thank you Lord. Masarap na ang tulog ko at wala na akong ubo. Praise the Lord. Amen. Lagay po natin sa comment section. Amen. Praise God. Talaga ang Diyos ang nagpapagaling po sa bawat sa po sa atin. Amen. No, at sa oras po na ito, si Sister Felisa, meron pong pinagpapasalamat sa Panginoon. Ayan, sabi po niya, medyo mainit po rito sa kwarto, no? Tiyaga lang po tayo. Pastor, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Lahat na po ng blood camp po ay normal. To God be the glory. Grabe. Double, no? Double yung mga answered prayer. Grabe ang Panginoon. Ang dami po, puro kagalingan ang binibigay ng Diyos sa mga oras po na ito. Praise God, praise God. Thank you Lord for everything. Sabi po ni Sister Julie Igar, God bless you po sa Igar family. God bless po. Salamat po sa buhay sa Panginoon, sa buhay po ninyo. To God be the glory. Thank you for all the blessings. Sabi po ni Sister Merlin Liat, grabe, umaapo ang pagpapala, no, sa Liat family. To God be the glory po. To God be the glory. Hallelujah. Praise God, praise God. Hi, hello yan. Ayan po, nandiyan po si Sister Elaine Rivera, no. Nandiyan po siya ngayon. At kanina nabanggit na natin na Tito, no, ay talagang pinagaling ng ating pong Panginoon. Siya po ay naka-recover na sa operation, no. Grabe. To God be the glory, no. Talagang salamat daw. Salamat po, no. Ngayon pa lamang po, kung sino man po ang tumulong po sa kanila, nag-message po sa kanila, na nagdonate ng dugo, maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos ang bahala magpala sa inyo pong buhay. To God be the glory. To God be the glory. And shoutout po sa Rivera family, diyan po sa Valenzuela, sa Diam. God bless po sa inyong lahat. Praise God. God is good all the time, and all the time God is really, really good to us. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Amen po. Napakabuti ng Lord. Sabi po ni Sir Louis, short but sweet, sabi niya, thank you Lord, no. Talagang salamat Panginoon, no. Talagang sabi nga sa aming devotion kanina, give thanks to the Lord for he is good and his love endures forever, no. Give thanks to the Lord for he is good and his love endures forever. Lagi tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon. Sabi po ni Ma'am Yori, mabasa, salamat Panginoon dahil magaling na po ako sa aking sakit sa myoma at thyroid, kalakasan sa mga kapatiran online at kay Pastor Kiko, Brother Louis Reyes, salamat po. To God be the glory po. No, kagalingan na naman po ang nabasa po natin. To God be the glory. Praise the Lord, no. Talagang God heals. Lagay natin sa comment section, God heals. Ang Diyos ay nagpapagaling. God is good all the time, kahit maraming pinagdadaanan, pero ang Lord ang nagbibigay ng kapayapaan at pagsasaayos ng lahat. Praise God sa Eugenio family. Patuloy ng Diyos ang gumagamit po sa Eugenio family, kay Sister Annalisa, kay Brother Ernesto, pinagaling na rin siya ng Panginoon. To God be the glory. Silang lahat ay makapaglingkod sa Diyos. Alright, meron pa po ba? Thank you Lord. Biglang sumigla at kumaling na yung inaanak mo, Pastor. Si Sky, wala na siyang ubo at lagnat at naglalaro na. Praise the Lord.
To God be the glory, to God be the glory. Hallelujah, hallelujah. Talagang puro healing po ang ating pong testimony po ngayon. Kaya ngayon pa lamang po sa mga may mga sakit at karamdaman, ngayon pa lamang we declare and we decree and we believe by faith 100% healed ka na. Pinagaling na yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, pinagaling na. Yung magulang mo, pinagaling na ng ating Panginoon. Grabe, umaapo po ang healing, testimony of healing sa gabi pong ito. To God be the glory, to God be the glory. Hallelujah. God is good, God is good, God is good. God is so powerful. Hallelujah. Baka meron pa pong humapol, gusto magpasalamat sa Panginoon habang hinihintay rin po natin ng iba. Ha? Salamat po. Shoutout po sa 70 nanonood. Lagayin niyo po ang mga pangalan ng inyo pong mga kasama po dyan sa tahanan. At kung ilan po kayo, ilagay niyo po sa comment section. Pastor, 10 po kami, 5 po kami, 2 po kami, isa lang ako, Pastor. At ilagay niyo po yung kanilang name lang po, wag na po yung apelido. Sulat niyo po dyan. At bilangin po natin muli kung ilan po ang nanonood sa ating sa gabi pong ito. No? At sa team replay po natin, hello po sa inyong lahat. Pastor, napakabuti ng Diyos. Sumabay ako sa prayer mo kanina. Answered prayer. Salamat po, Pastor. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Talagang prayer is powerful. Prayer is powerful. Yan po yung biyaya na galing po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating pong Panginoon. To God be the glory po. To God be the glory. Isa lang po ako, Pastor. Okay lang po. Walang masama po na nag-isa ka lang. Ang mahalaga, kahit nag-iisa ka, meron kang puso sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Si JP, 2 po kami. Praise God, praise God. Hallelujah. Salamat po, salamat po. Hello, Brother JP. At ngayon po, habang sinashoutout po natin, ihanda na natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? At ang topic po natin is about love. Can we type love? L-O-V-E. O kaya pag-ibig. No, pag-ibig, pag ito ang pinag-uusapan, talagang lahat gising. Grabe talaga si Lord, kumikilos, maraming pinagaling. To God be the glory. Ma'am Shirel, to God be the glory. Ikaw rin po, pagagalingin po kayo ng Panginoon. Thank you, 2 po kami, Pastor. Hello po kay Uncle Boy. Magandang gabi po sa inyo, Uncle Boy. Nakikinig ang asawa ko, mga anak ko. Hello po sa inyo pong asawa, mga anak. Hello po, si Charmaine. Hello, Charmaine. God bless sa iyong online selling. God bless you, God bless you. At sa iyong pagtuturo sa eskwelahan. Silang po ako, Pastor. Okay lang po yan. Okay lang po kung ilan lang po kayo. Wala pong masama. Kahit isa. Ang mahalaga, mayroon kang puso sa pagsamba. Amen po. At panalangin po natin na ang bawat isa po sa atin, maging ating buong pamilya, ay talagang magkaroon po ng puso sa online gawain, sa gawain sa Panginoon. Yan, ako lang, Pastor. Sabi po ni Sister Nancy, okay lang po yan. No? Kasama natin ang Panginoon. Kahit ilan lang po tayo rito. No? Quantity doesn't matter. No? Anhin natin ang marami kung ang marami naman ay hindi seryoso sa pagmamahal sa Panginoon. Pero lahat po ng 15 na narito at ang inyo pong pamilya ay seryoso sa pagmamahal sa Panginoon, sulit na sulit po ang ating pong gawain. Shoutout po sa Reyes family, sa Valderrama family. Hello po sa inyo kay Tita Elenita. Magandang gabi po. 2 kami, Pastor. Hello po sa inyo po kasama, Ma'am Levy. Praise be to God sa buhay po ninyo. At ang pag-uusapan po natin ngayon, ang title po natin ngayon ay pinamagatan po nating kapagod pala. Pinamagatan po nating don't love the world. No? Huwag mahalin ang mundo. Tignan natin kung ano po yung ibig sabihin ng mundo rito. No? Sabi po sa 1 John 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan ito. Ngunit ang mga sumusunod, lagay natin sa comment section, obey, no? Obey. Lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Alam nyo, pinakamahal na cellphone, magandang bahay, kotse, mamahaling gamit at marangyang buhay. Sino ba sa atin yung may ayaw nito? No? Wala naman ang magsusulat, Pastor, ayoko niyan. Ayoko ng bahay at lupa, ayoko ng kotse, ayoko ng iPad, ayoko ng magandang cellphone ng Apple, ayoko po ng mga material things. Wala po. Lahat gusto natin magkaroon tayo ng mga gadgets, ng material things, ng house and lot, cars or motor, o yung mga needs natin araw-araw, no, sa travel, no, lalo na po yung pera, kailangan po natin yan.
no? Kailangan po natin yan araw-araw sa ating pong buhay, no? And sabi nga, kung makukuha natin, why not? No? Kung meron tayo, eh, maraming salamat sa Panginoon. Pero kung wala tayo ng lahat ng binanggit kanina, patuloy pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Yan ang kalooban ng Diyos, no? Whether we have or not, whether we are sick or we are in good health, in good condition in our body, let's give thanks unto the Lord, no? Ang sabi nga, pero ang masama, pwedeng umagaw ang mga ito ng atensyon natin sa Diyos. No, siya po ay mang-aagaw. No, mang-aagaw. Uso na po ang agawan po ngayon. Sa mga palabas pa lang po sa mga telenovela, no? Apoy ng langit ba 'yon, yung mga nakikita ko sa ano? Sa TV, sa social media, no? Puro na lang kabit-kabit ang mga pinag-uusapan palabas, no? At meron pang trending ngayon na pinag-uusapan, may magkahiwalay na dalawang mag-asawa. No, talagang nagkakaroon po ng separation, nagkakaroon po ng hindi magagandang relasyon dahil po mayroon pong party o third party. Tandaan niyo po, hindi lahat ng party masaya, no? Kaya yung third party po na yan, nakakaagaw po ng atensyon, no? At ganoon din po sa Panginoon, may mga bagay na meron ho tayo, it's either material things, pera, positions, o hobbies, no? O yung mga bagay o yung mahal natin sa buhay, yung pinakamamahal mong tao na minsan umaagaw sa atensyon patungo sa Diyos. Ang focus ngayon ng marami ay pansarili. No, ito po yung tinatawag na self-love. Do whatever makes you feel happy. Andaan nyo, hindi lahat ng masaya ka, eh yun din ang kalooban ng Panginoon. No, baka mamaya ikaw na lang masaya, pero si Lord hindi na sa ginagawa mo. Enjoy na enjoy ka sa pag-iinom ng alak, talagang lasing na lasing ka. Happy together kayo ng inyong barkada doon sa loob ng isang club, no? Ng mga barkada mo, sa tahanan ng barkada ninyo, nagiinuman kayo, masaya kayo. Pero si Lord, masaya ba sa inyo? No? Kanina lang meron tayong nabalitaan na sobrang lasing, grabe. Dahil sa kalasingan, eh, siya po ay nabundol, nabangga. No? Kaya hindi natin talaga papayagan, no? Ang mahal natin sa buhay o mismo tayo ay bilang isang Kristiyano, ay manatili po doon sa pagkakalasing, no? Eh dahil doon napapahamak po tayo, no? Eh marami pong nangyari na nag-drive ng lasing na pahamak po. At ang masakit nga, nakakadamay pa ng iba, namamatay pa yung iba. No? Eh sana tigilan na po natin yung mga bagay na mga makamundo, sabi nga ho rito. Don't love the world. Isa po 'yan sa mga worldly things o worldly action na ginagawa po natin. Yung drunkenness, no? And the Bible says lahat ng lasinggero ay hindi makakapunta sa langit, no? Pero maraming salamat po sa pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Jesus nang siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pati ang pagiging lasinggero, no? Panghuhusga, pagsalita ng hindi maganda, lahat ng kasalanan, name it, yung pinakamalalang kasalanan, pagpatay, pagnanakaw, lahat yan inako ng Panginoon upang tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon sa kalangitan. Pwede po ba natin ilagay sa comment section, wow na wow. Wow na wow ang pag-ibig po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po. No, all these things, no? Sabi nga ho rito, from freedom of self-expression, do what you love and love what you do, no? Hindi ho pwedeng gawin natin pwede lahat, no? Sabi natin, it's a free country, it's a free community. Pwedeng lahat ng bagay gawin ko. No? Pwede akong magwalwal, pwede akong gawin ng lahat kahit na hindi na ito mabuti sa aking katawan, kahit na ito ay makakasama sa ibang tao, gagawin ko lang kasi masaya ako. Hindi po ganoon. Bilang isang Kristiyano, meron tayong mga boundaries. Lagay po natin boundaries, no? Hindi po yung ano, boundary po sa ano, sa jeep po, sa motor. Hindi po 'yun. Ibig sabihin, meron pong mga ano, meron tayong limitation sa bawat isa. Hindi pwede. Sabi nga sa Bible, you know, everything is permissible but not everything is beneficial. Lahat pwede natin gawin, no? Pahintulutan ng Panginoon, pero hindi lahat yan. Meron pong magandang benepisyo. Meron po, pagkasalanan ng ginawa po natin, meron pong negative impact po yan. Pero pag ang mabubuting bagay ang ginawa po natin, pagtulong sa kapwa, pag-encourage ang iba, panalangin sa iba, pag-share ng gospel, pagbibigay ng oras, na tayo po ay makatulong sa iba,
sa pag-a-advise, lahat po ng yan ay meron pong reward sa Panginoon. Pero sa lahat ng kasalanan ay meron pong kaparusaan. Anong gusto po natin? Parusa o pagpapala? Pagpapalo o pagpapala? Tayo po ang mamimili po dyan. Hindi si Lord, ha? Tayo po. Because nasa atin po ngayon ang desisyon, no, bilang isang Kristiyano, kung patuloy ba tayong susunod sa Panginoon, mamahalin ng Diyos o mamahalin ng mundo. Okay, tuloy lang po natin, no? And all these things that the world is preaching deplete morals, moral values, and the fear of God. Unfortunately, this wrong kind of thinking has penetrated even some churches. Ito talagang hanggang sa loob ng churches, pinapasok po, no, ng kaaway. Tandaan nyo, ang pinag-iinitan po ng Diablo, ni Satanas, ang mga churches. Hindi yung mga non-believers, kasi hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, eh. Alipin pa sila ng kasalanan, eh. No? Pero tayo mga alipin ni Kristo, tayo pong pinalaya ng Panginoon sa kasalanan, sa penalty of sin, sa power of sin, no? Eh, dapat magpatuloy ho tayo sa pagsunod sa Panginoon. Dapat maging role model tayo and good example as a Christian to be salt and light of this world. No, ang tanong, naisip mo ba how much time you spend on your cellphone kada araw? Baka mamaya, 24 hours ka na nagsiselfon. No, kumpara sa quiet time mo. Saan ka mas nakababad kapag may oras ka? No? Ano ang ginagawa mo instead na magbasa ng Bible, mag-pray, mag-worship sa Panginoon? Kapag ka meron kang oras, nag-cellphone, nag-ML, no, ng mga na computer games, no? And then yung mga bagay na nagsusukal, no? Naglilibang ng mga hindi magaganda, kasalanan po 'yan. No, na binababad po natin yung oras po natin sa walang kabuluhang bagay. Why don't we try to read the Bible, manood tayo ng mga online preachings, kahit i-replay po natin and yung mga past preachings sa mga online po natin, panoorin po natin. Mag-play tayo ng worship song. No, kaya pumunta ka sa kapitbahay, no, makipagkwentuhan kayo, hindi chismis, kundi huwag niyo pag-usapan yung bagong couple ngayon na magkahiwalay. Huwag niyo pag-usapan 'yun. No, chismis 'yan. Okay? Pag-usapan po natin yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Kung paano niya tayo kinonek sa bawat isa, kung paano tayo, no, pinagbati ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang pag-usapan po natin, yung mga great testimonies of healing, no? Testimony po ng pagpapala, ng pag-iingat ng Panginoon. Grabe. Yun ang pag-usapan po natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Kapag yan ang pinag-usapan po natin, mabibless po si Lord. Matutuwa si Lord. Kapag alam niyo, pag natuwa si Lord, pag nabibless si Lord sa ginagawa mo sa buhay mo, ibibless ka niya. Tandaan niyo po yan. If you bless God, God will bless you. Okay? Pero kung pinainit mo ang ulo ng Lord, hindi ka sumunod, sumuway ka, wala kang time sa Bible, wala kang prayer life, wala kang online gawain, wala kang devotion, wala lahat, at hindi ka nagpapagamit sa Panginoon, ginagawa mo yung kagustuhan mo, nagtatrabaho, no? Eh, wala namang problema dyan, pero pagka workaholic ka na, eh, kasalanan na yun. No, wala ka ng time sa Panginoon. O kaya naman, aral ka ng aral, wala ka ng time sa Panginoon, eh, kasalanan na rin po yun. No, sobra-sobra na. Hindi po masama mag-aral, pero pag sobra na, masama na rin po. At the same time, baligtad naman. No, hindi naman pwedeng puro Bible na lang po, pero hindi ka naghuhugas ng pinggan, wala kang ginagawa sa bahay, hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nagnegosyo, wala kang ginagawa sa pamilya mo, eh pangit din po yung dapat balansin lang po natin. Alam ng kaaway ang kahinaan ng tao. That even Christians are fooled. No? We have weaknesses. Kahit Kristiyano na, may weaknesses po tayo. Hindi pwedeng, ay, Christian na ako, very powerful na ako, hindi na ako magkakasala. Hindi po. No? Nandun pa rin po tayo doon sa tinatawag na sinful nature. Baga pa tayo pinatawad ng Panginoon, tayo po ay nakakilala sa Panginoon, pero nasa mundo pa rin po tayo. Meron pa rin po tayong sinful nature. Pero maraming salamat, no? Katulad ng napakinggan kong preaching. Sabi ni Paul, kung ano yung magandang bagay, mabuting bagay na gusto kong gawin, pero hindi ko magawa. Pero yung masamang bagay na ayoko naman, pero yun yung ginagawa ko. He is also struggle. Even he is apostle. Siya po ay apostol Pablo na po. Pero struggle pa rin siya sa kasalanan. Why? Bakit? Dahil hanggat nandito tayo sa mundong ito, darating at darating sa punto na meron tayong pagkakasala na magagawa. Even the bishops, yung mga
great evangelists, yung mga great preacher sa ibang bansa, maging sa Pilipinas, grabe, thousand, 100,000 pong dumadalo sa kanilang church, bigla na lang mahulog sa tukso, sa babae, sa lalaki, no, sa pera, sa mga bagay-bagay, no, nagkakasala, bumabagsak ko. Kaya hindi natin masasabi na malakas na ho tayo. No, even si David, isang presidente o hari ng Israel, nahulog sa pangangalo niya. No, hindi porket pastor ka, hindi ka na matutukso sa pangangalo niya, o leader ka, o worship leader ka, hindi ka na matutukso sa pangangalo niya. Nandiyan pa rin po ang tukso. No? Nandiyan pa rin yung kasalanan. Kaya mag-ingat ho tayong lahat. No? Huwag natin pagmalaki na kaya na ho natin. Wala ho tayong magagawa kapag wala ang banal na Espiritu, tulong ng Panginoon po sa atin. At kapag naman tayo nagkasala, no, huwag naman tayong lumayo sa Panginoon. Huwag tayong, ayoko na maglingkod sa Lord. No, nakakaya na. Huwag naman po yung parang nagagalit pa tayo sa Panginoon. Lord, akala ko ba, pag Christian na ako, mapagtatagumpayan ko na ang tukso. Sabi mo sa Bible, pinagdaanan mo yan. Ako rin, mapagdadaanan ko. Merong way of escape. Bakit ganun, Lord? Sasabihin ng Panginoon sa atin, ilang beses mo na narinig yan. Tinabi ko na yan. Lumayo ka na dyan. Huwag ka na makipag-usap dyan. Magkikismisan lang kayo. Huwag ka na lumapit dyan. Magiinuman lang kayo uli. Diba? Magdodroga na naman kayo. Lumayo ka na dyan. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Pero minsan, sinusunod pa rin natin ang ating mga sarili. Tama mali? No? Tama. Ginugusto natin. Eh, sabi ng asawa ko, tama lang. Ginugusto natin. Ito po ang pinakamasakit na katotohanan. Aray ko po. Ang pinakamasakit na katotohanan, ang sarili, ang ating kalaban. Hindi na po si Satanas. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Pero ang mas may makapangyarihan po sa atin ay ang ating sarili. Hello? No? Yan po yung ating pong kaaway po ngayon, yung ating sarili. Yung ating selfishness, yung self-desire, yung lust of the flesh, lust of the eyes, yung kagustuhan natin. No? And sabi nga ng Bible, no, ang kahinaan ng tao, that even Christian are pulled, ang offer niya mula sa Garden of Eden ay lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Sa 1 John 2:16, he continues to use the same tactic in deceiving us today. Pare-parehas ang tactic ng kaaway, pero parehas-parehas pa rin tayong nahuhulog sa kasalanan. Paulit-ulit yung kanyang taktika, iniiba lang niya yung style, pero parehas pa rin po ang kanya pong ginagawa. No? Hindi tayo bibigyan ng, ano, ng tukso ng Panginoon na pangit. Hindi tayo bibigyan ng tukso ng kaaway na mabaho. Gusto niya mabango, maganda, 'di ba? Maganda sa mata, talagang maiinganyo ka. No? Hallelujah. Pero maraming salamat sa Panginoon sa word niya. Sa gabi pong ito na narinig mo, may mensahe si Lord sa iyo. Gusto niya kasi, gusto niyang ayusin yung buhay mo, yung buhay ko. Sabi sa James 4:4, "You adulterous people," kayong mga mangangalunin niyang mga tao, "don't you know that friendship with the world means enmity against God?" Kung kayo po ay nakikipagkaibigan sa mundo, ay kinakaaway niyo naman ng Diyos. "Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God." Galit ang Diyos sa sino mang nakikipagkaibigan sa mundo. Bilang Christian, we should not be comfortable with following the ways of the world. Sabi nga ng Bible, "do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing our mind." No? Sa Romans 12:2, gusto natin talaga na ano, na tayo po ay maging matuwid sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. Sa paanong paraan? Bumabad ho tayo sa pananalangin. Bumabad ho tayo sa salita ng Diyos. Bumabad ho tayo sa pagsamba. Bumabad ho tayo sa mga online gawain. Bumabad ho tayo sa pagsisimba every Sunday. Huwag kang absent. Sabihin mo sa katabi mo o sa online, i-comment nyo po, hindi na ako absent. Meron po sa atin, absent na absent eh. Bigla na parang kabuti. Atin ngayon, bukas hindi. Sa Sunday, nandiyan. Sa isang Sunday, wala. Diba? Nasabihin sa atin ni Lord, pinagtitripan nyo ba? Oh? No? Baka mamaya, sabihan tayo ng gano'n ng Panginoon. Pero maraming salamat sa Lord. Hindi siya mainitin ng ulo. Kung mainitin ng ulo ng Panginoon, baka mamaya, wala na ho tayo rito. Lahat ho tayo nasa langit na. No? Lahat ho tayo nandun sa langit na, sinasabi. Sige, kunin na kita pasaway ka talaga eh. Kaysa no, magkasala ka pa ng magkasala, kunin na lang kita, no? Pero sabi ng Panginoon sa atin, huwag na ho tayo makipagkaibigan sa mundo, no? Bilang Christian, we should not be comfortable with the following the ways of the world. Ang pagmamahal sa mundo ay naglalayo sa atin sa Diyos, dahil ang nagahari sa mundong ito ay ang kaaway. He continues to blind the mind of those who do not know the Lord yet. Why? Para hindi nila makita ang katotohanan kay Jesus, who is the image of God. 2 Corinthians 4:4, hindi madaling lumayo sa ino-offer ng mundo.
sa atin. Pero kung tunay kang nagmamahal sa Diyos, and you believe that He lives in you, tutulungan ka niyang gawin ang tama. Amen? Tutulungan ka niyang gawin ang tama. Kung bakit ka bumabait, kung bakit ka nagiging mabuting tao, kung bakit nawala ang bisyo mo, nawala ang pangit mong salita, no? Hindi po yung itsura mo, ha? Hindi po yun. Ha? Kung nawala po yung mga kasalanan po sa atin dahil sa tulong ng Diyos. Ang Diyos ang nagtanggal sa iyo. At nung tinanggal na ng Panginoon, huwag mo nang hahanap-hanapin pa. Huwag mo nang kakalkalin pa. Patay na ang dati nating pagkatao. Huwag mo nang bungkalin. Kung halungkatin, no? Palahin para bumangon muli ang iyong dating pagkatao at magkasalang muli. Ang gawin po natin, hindi lang natin ibaon sa limot, kundi ibaon natin ang dating pagkatao natin at yung resurrection, no? Yung resurrected Christian, no? Na tayo po ay nabuhay na maguli, no? Sa pagkakilala natin sa Panginoon, no? Sa pagsunod natin sa Panginoon, gawin po natin yan araw-araw. At kapag ginawa po natin yan, the smile and the face of God, no? Ay talagang makikita po ng bawat sa puso atin. Not literally, hindi mo na natin makikita si Lord, eh. No? Pero in the spirit, we sense God is happy for me. My question is, happy ba sa'yo si Lord? Kapalagay mo. Kung halimbawa si Jesus nakatingin sa'yo, no, nakaharap siya sa tas nakatingin sa'yo, nakismile ba siya na parang ganito? O kaya naman, nakagalto siya. No? Dahil nga, mga pasaway ho tayo. No? And then, this is our challenge to each and every one of us. Ask God to draw out any wrong thinking from you. Recognize that you had been led astray by the word, kahit na alam mong ikaw ay anak niya. Believe that the Heavenly Father heard your prayer and tutulungan ka niya na umiwas sa pagmamahal sa mundo. If anyone here, kung meron pa rin ho tayong secret relationship, no? Na hindi alam ng asawa mo, ng jowa mo, sino pa man, eh, ngayon pa lamang po, iwaksin na ho natin yan. Surrender na po natin sa Panginoon. Kung sino man po sa atin, hanggang ngayon, nagda-drugs ka pa rin, may bisyo ka pa rin, alak, sigarilyo, and et cetera, et cetera, surrender na po natin sa Panginoon. Kung sino man po sa atin, matabi lang dila, palamura, chismoso, chismosa, patuloy na isuko na ho natin sa Panginoon. Bakit? Wala ho tayong mararating ho dyan. No, disiplina ang mararating po natin at mararanasan po natin. There's a lot of pains na mararanasan po natin. Iiyak ka na lang, sasabihin mo, Lord, ayoko na. Ayoko na, nagkamali na naman po ako. Pero maraming maraming salamat po sa Panginoon. Mayroon pong gawain katulad po nito. At alam ko, nangungusap ang Diyos sa puso mo. Baka meron po sa atin hindi pa nakakilala sa Panginoon, kaya talagang grabe yung paggawa mo ng kasalanan. Tuloy-tuloy, walang humpay, walang tigil. Pero meron pong nagpapalaya sa kasalanan. Meron pong tagapagligtas sa Panginoon. Na bagamat ang dami na nating kasalanan sa Diyos, lihim o bunyag, malaki o maliit, sinasadya o hindi, meron tayong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Binayaran niya po ito sa krus. And he is our Savior, Redeemer, and Friend. At tutulungan niya tayo upang tayo po ay magbago. At tigit sa lahat, bibigyan niya tayo ng chance at pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Bible says, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Na kung sino man ang manampalataya sa kanya, ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, many times mo nang narinig yung gospel, yung mabuting balita. But sometimes parang pasok sa isang tenga, labas sa kabila, and you do not serious the voice of God. You do not serious, so you are not serious doon sa inapayo, sinasabi ng salita ng Diyos. But tonight, tonight is the night of salvation. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya niyang lahat, bayaran ang lahat ng kasalanan mo at linisin ang iyong puso right now. Dalawang bagay lang gagawin mo. Dalawang aral lang po. Uulit-ulitin ko po ito. Number one, repent from all your sins. Magsisi sa lahat ng kasalanan. Especially yung mga natatagong kasalanan po natin at yung mga hypocrisy po natin. Pangalawa, receive Christ in your heart.
believe that Jesus died for you. And on the third day, He rose again on high. Maniwala ka na walang ibang magliligtas ng buhay mo, ng kaluluwa mo, kundi ang ating Panginoong Diyos. At ngayon pa lamang, ito ang oras na sinasabi sa iyo ng Panginoon, mahal kita maging sinner ka man. Ngunit ipinadama ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa atin nung siya ay namatay ng sa krus ng Kalbaryo nung tayo makasalanan pa. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, kung meron po sa ating first-timer o meron pong masyasharean ng video po na ito at napadaan yung video po na ito sa iyo, hindi aksidente po ito. Sobrang mahal ka ng Panginoon. Patatawarin ka niya sa lahat ng iyong kalikuan at kasamaan, at lilinisin ka ng Panginoon at ililigtas ka niya sa apoy ng impyerno. Ganyan na magmahal ang Diyos. Maniwala ka sa Kanya at tanggapin mo siya sa gabing ito. Taas mo ang iyong dalawang kamay, sabihin mo, kapatid, Lord Jesus, I am here right now. I heard the voice of yours. Grabe, ramdam na ramdam ko ang iyong pag-ibig. Bagamat ako'y makasalanan, palpak sa buhay, pero hinahanap mo pa rin ako at kinukup ko. At gusto mo akong iligtas. Kaya sa gabing ito, I just open my heart. I repent. Sorry po sa lahat ng aking mga kasalanan. And tonight, June 1, 2022, I receive you. I believe in you that you are the Son of God. You are the Christ, the Savior, and the Lord of my life. Lord, naniniwala ako na Ikaw ang tanging pag-asa at daan sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na ito. Baguhin mo po ako, Panginoong Diyos, at gamitin mo for your glory. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi po ng amen and amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Alam ko po yung iba po sa atin, karamihan po sa atin nakakilala sa Panginoon, pero hindi ko alam, baka meron po sa atin maligaw po rito o meron pong first time na nanonood po sa atin, kasi hindi naman lahat nagko-comment. Hindi ko pala lagpasin kahit isa tumanggap sa Panginoon. Masaya na po ako, at lalo na si Lord, dahil libo-libo ang anghel ang nagpapalakpakan sa langit dahil mayroong isang kaluluwa ang nagsisi sa kanyang kasalanan at handang sumunod sa Diyos. Ako rin po, bunga lang po ako ng pag-ibig ng Panginoon. May nag-share lang po sa aking pastor sa youth camp sa iba sa Ambales. Maraming salamat for the saving grace of our Lord Jesus Christ. Pwede po sa 15 nanonood sa team replay po natin, pakishare nyo po yung video po na ito. Pakitag nyo po ang inyong mga kaibigan. Patrending po natin ang video po na ito. Nawa, at ang lagi kong panalangin, ang mga nagtetrending, ang mga preaching, ang mga salita ng Diyos, ikalat po natin sa social media ang pag-ibig na wagas ng ating pong Panginoon. Share this video mamaya pagkatapos ng gawain po ito. Maraming salamat po sa inyo. Please comment your prayer request. At babasahin po natin, pa-priority po natin lahat ng magsusulat po sa ating mga comment section. Lord, ngayon pa lamang nagpapasalamat po ako. Hindi ko alam, Lord, kung saan naabot ang video po na ito. Pero kung konti man lang ang makanood po nito, dahil wala naman po kaming paraan para dumami po ito, kung hanggang 100 lang po, doesn't matter po sa amin, Lord. Pero alam mo yung heart po namin, Lord, na ito po ay makaabot sa maraming tao at malaman nila na Ikaw lamang po ang tanging tagapagligtas at magbabago ng buhay po namin. At patuloy na mahalin ka namin ng tagos at taos sa puso. And right now, ngayon pa lamang po, we are very thankful dahil meron pong 15 na nag-stay, 16 na nag-stay sa aming team replay na manonood hanggang sa wakas. At ang panalangin ko lamang po, ma-share ang video po na ito at maintindihan ng mga tao na mas mahalin ang Diyos
kaysa sa ibang bagay o sa mundo pong ito. Ngayon pa lamang po, I pray na patuloy ng pagbabago ay aming pong maranasan. And I pray, Lord God, sa lahat ng may sakit at karamdaman, Panginoong Diyos. Lord, I declare and I decree, Lord God, ngayon pa lamang po, Panginoong Diyos, katulad ng mga testimony kanina, ang dami mong pinagaling, Lord God, sa araw na ito. Naging successful ang operation, nawala ang lagnat, sipon, ubo. Lord God, gumaling po ang aming pong mga nanonood po ngayon. Ikaw po ang lahat ng kumilos po rito. At ang dalangin lamang po namin, si Ma'am Shirel, si Shane, si Ma'am Seripina, si Ma'am Janet, si Brother Daniel, si Sir Louie, na si Nanay Librada, yung kanyang asawa, si Ma'am Grace, Lord God, si Sister Mia, Tita Elenita na mayroon pong cancer, Lord God, si Sister Violet, Panginoong Diyos. I pray, Panginoong Diyos, si Tita Virgie, Panginoong Diyos, na mayroon pong pigsa, Panginoong Diyos, Lord God. At sa mga viewers po namin, mahal po namin sa buhay, na nakikinig po ngayon, Lord God, I declare and I decree, kung meron kang cancer, si Ma'am Roda, kung meron kang cancer, kung meron kang problema sa puso, meron kang kidney problem, kung meron kang problema sa thyroid, kung meron kang problema sa iyong tiyan, kung sumasakit ang tiyan mo sa tagiliran, hawakan mo ito at patuloy mong ideklara na, Lord, pinagaling mo na ako sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I pray, meron po sa amin may sakit sa balat, meron po sa amin, Panginoong Diyos, may hika, meron po sa amin, Panginoong Diyos, talagang yung kanyang tuhod may problema na. Lord, meron po sa amin, Panginoong Diyos. Lord, katulad ni Kuya Eliasar, Lord God, meron po siyang problema sa tuhod niya at hirap siyang makalakad. We continue pray, Lord God, sa bawat isang may sakit, Lord God. Ngayon pa lamang, let the healing touch of yours be upon us in the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Lord God, sa bawat pamilya po namin, bahagi ng pamilya po namin na may sakit at karamdaman. Lord, let the healing touch of yours, Lord God, ay nagpo-flow sa mga oras po na ito. Lord God, receive the healing of God right now. I feel the presence of the living God. Receive the healing and the touch of the Holy Spirit right now. In the name of Jesus, pinapagaling ka na ng Panginoon. Even your emotions, even your depressions right now. Yung anak po ni Sister Mia na meron pong depression, o sa anak ninyo, o sa asawa ninyo, o ikaw mismo meron kang depression right now, I pray and I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus, pinapagaling na ng Lord ang puso mo, pinapalakas ka na ng Panginoon yung anak mo, pinapasigla ng Panginoon, meron pong tinatawag na healing heart right now, yung forgiveness, ibibigay mo sa tao kung meron kang galit sa puso, patatawarin mo na yung taong nanakit sa puso mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord God, I pray, ano man pong fears, anxiety attack, in the name of Jesus, winawasak po namin sa puso po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Right now, I continue pray, Lord God, sa mga OFW po namin na meron po silang hinaing, na meron po silang panalangin, na sobra-sobra ang kanilang oras sa pagtatrabaho, pero ang sahod same lang po. Lord, I pray, yung kanilang amo, Panginoon, magkaroon po ng puso sa kanila pong mga employee, Lord God, sa mga OFW po namin. Meron po sa aming mga OFW na abuso, nire-rape, Panginoong Diyos. Lord God, binubugbog ng amo. Meron po sa amin, Panginoong Diyos, hindi tamang pasahod, nadedelay ang sahod. Lord, walang sahod. Lord, ang panalangin po namin, justice po sa kanila. We pray, Lord God, for the comfort, peace, joy, Lord God, strength, Lord God. Lord God, yung protection mo ay kanila pong maranasan. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, patuloy ng aming mga W, i-preserve mo po sila. I-empower po sila. Lord, homesick po ang kalaban po nila. Pero Lord God, let your peace and joy be upon them in the name of Jesus. Amen and amen. Lord, meron po sa amin, meron po sakit sa ulo, Lord God, at nahihilo po, Panginoong Diyos. Lord, I pray kay Ma'am Pilisa, ngayon pa lamang, be healed right now, in Jesus' name. Maging yung kanyang anak, Lord God, si Ropilin, na mag-isa lang po siya sa nakatira sa bahay sa Davao City. I pray, Lord God, for your guidance and protection and good health po sa kanya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, Lord God, sa Rodriguez family, kay Charmaine, Panginoon, sa kanyang online selling. Lord God, i-prosper po ito sa pagtuturo niya bilang isang guro, Lord God, give her wisdom and guidance in Jesus' name. Amen and amen. Lord God, I pray kay sa Baskigin family, Lord God, yung aluminum supply nila Brother Daniel, Lord God, ikaw po ang mag-prosper po nito. Kalatita Banji, Panginoon, I pray, magkaroon po sila ng supling, Lord God, ni Uncle Boy, at maasa po kami na sa iyong himala ay magagana po ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Continue provide their needs, Lord God, at patuloy na mo silang ingatan ang mag-asawa, ang Del Rosario issue family, Panginoong Diyos, ingatan mo silang lahat. Lord God, I pray kay Ma'am Roda Cruz Constantino, yung kanya pong asawa, si Brother Bong, Lord God, si Kari, si JC, yung visa po nila, Panginoon, makuha na po nila at magka-work na po sila ng maganda. Maraming salamat po kay Melvin and Carla sa kanilang new baby. We pray, Lord God, for your
good health, Lord God, protection, blessings, provisions sa gatas o diaper na kanilang anak, Panginoon, especially sa kanilang pagtatrabaho, gabayan mo po silang lahat. At ang Constantino family ay pagpalain mo sa pangalan ni Jesus. Kay Tita Elenita, ang panalangin ko, patuloy na siya po at si Purdy na may epilepsy na kanyang kapatid, pinagaling mo na rin po. Kay Joanne, kay Jennifer, sa kanilang asawa at mga anak, ingatan mo sila. Kay Janice and kay Brother Joe, Panginoong Diyos, Lord, yung kanilang kasal sa February, Lord God, maging maayos po ito, maplano, maging yung readiness of the heart ay kanila pong magawa at maranasan. Maraming maraming salamat po. Ngayon pa lamang, yung Roman family ay ingatan mo, pagpalain, at yung kanyang mga apoy makatapos ng pag-aaral. Even the small business that she had, Lord God, si Tita Elenita, i-prosper mo po ito sa pangalan ni Jesus. Kasi si Sir Beng, ang panalangin ko, patuloy ng pagpapala sa kanya ay kanya pong maranasan. Lord, magkaroon po siya ng income, maging ang kanyang asawa, mapromote, lumaki ang sahod, yung kanyang anak, Panginoon, ingatan mo, pagpalain mo, gabayan mo. Lord God, siya po ay maging matalino someday, Lord God, sa kanyang pag-aaral, makatapos ang pag-aaral, at siya po ay magkaroon ng banal pagkatakot sa iyo, Lord God. Ang Bonifacio family, Lord God, ang Maulion family, si Ma'am Elvis, si Brother Darwin, yung kanilang Project Telecom, may pagkalo mo sa kanila, si Ma'am Ethel Marie Maulion, Lord God, pagaling mo sa kanyang goiter, in Jesus' name. Amen and amen, Lord God. We continue pray, Panginoong Diyos, kay Sir Merlin Liat, Lord God, sa kanyang mga negosyo, sa incentives, sa Teddy's Auto Parts, sa bodega, Panginoon, this coming, this June, Lord God, na yung buyer, Lord God, makuha na po ito, Panginoong Diyos, at mapagpala po sila. Naging sa kanilang negosyo, Lord God, continue bless their businesses, Lord God. Ngayon pa lamang po, Lord God, nagpapasalamat po kami dahil pinagaling mo yung kanyang apo. Lord, we pray for healing sa kanilang buong pamilya, kay Ma'am Evangeline, Lord God, kay Sister Michelle, Sister Minette, kay Brother Paul, lahat sila ay makakilala po sa iyo, yung kanyang mga apo makakilala po sa iyo, makatapos sila ng pag-aaral, pagpalain mo ang kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat po, Lord God. Ngayon pa lamang po, ang pamilya rin po ni Brother Paul ay makakilala po sa iyo. At gamitin po si Sir Merlin, Lord God, sa mga mission po nila sa lugar ng Tugigaraw, Lord God, pagpalain mo silang lahat. Maraming maraming salamat po, at ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, I pray sa Igar family, kay Ate Julie, Lord God. Lord God, sa kanyang kapatid, sa kay Sister Lynn Calderon na sa ibang bansa na mayroon pong problema, Lord God, sa kanyang thyroid, I pray healing upon healing sa kanyang kapatid. Maging ang kanyang pamilya po, Lord God, sa Cagayan, Panginoong Diyos, sa Lord, we pray, Panginoong Diyos, ikaw po ang magligtas po sa kanilang mga kamag-anak. Sila Jonah, Jessica, Suping, makatapos sa pag-aaral, at gamitin mo ang kanilang buhay for your glory, Lord God, bilang isang leader sa simbahan pong ito. Lord, si Kuya Lito, si Maynard, sa kanilang pagtatrabaho, gabayan po sila. At patuloy ng pagpapala ay kanilang pong maranasan ngayon at magpakilanman sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat po, Lord. I continue pray kay Ma'am Levi Bruno, Lord God, yung kanya pong employer ay meron pong sakit. Si Chemong Hong Pai, Lord God, we pray, Panginoon, na ikaw po ang magpagaling po sa kanya. At dalangin ko po, Panginoong Diyos, si Lord God, I pray, Panginoong Diyos, si Patricia na nag-apply sa Singapore, siya po ay magkatrabaho na. Kay Raymart, Renate, Leona, Paula, Pospal, Dakel, Fernandez family. Salvation po, Panginoon, sa kanilang buong pamilya. Lord God, good health po kay Ma'am Levy. Siya po ay 67 years old na po, Lord God. Nagtatrabaho pa rin po bilang isang OFW. And we pray, Lord God, pour out, Lord God, your strength and good health po sa kanya sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Bless her whole family in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Meron pa po bang mga prayer requests? Lord, I continue pray kay Sir Louis, Panginoong Diyos. Lord, at sa kanyang asawa, katulad ng panalangin ko kanina, healing po sa kanila, kay Nanay Librada, kay Ma'am Grace, lahat po sila pagagalingin mo. At patuloy mong gamitin si Sir Louis, Lord God, for your glory alone. Let the anointing, Lord God, wisdom and strength and courage, Lord God, to preach your word, ay patuloy siya, Lord God, na mag-ignite yung passion niya to preach your word at magamit ang kanyang buhay for your glory. Salamat po. Bless, Lord God, si Santiago Reyes, Pastor Recovery, at ang Reyes family, Panginoong Diyos, ay patuloy na liligtas mo, pagpapalain mo. Maraming maraming salamat din po. I continue pray, Lord God, sa may mga sakit at karamdaman, Lord God, na mga nakalista po rito. Kung sino po hindi na pagpipray, lagay nyo lang po dyan sa comment section, ha? Bago tayo mag-close. And tapos na po tayo. Praise God. Nawa kayo po ay na-bless sa gabi pong ito dahil po sa ginawa po ng Panginoon. Hallelujah. Ang daming answered prayer, to God be the glory. Praise God, praise God. Sige, habol lang po sa prayer request. Sulat nyo lang po dyan. Hallelujah. Lord, maraming maraming salamat po, Panginoong Diyos. I continue pray, Lord God, kay Alden Lobit, Dwight Latrell, Jomar Mangada, Art Ruyan,
Pastor Art Buyan, Eduardo Francisco Listi Cruz, Chris Rocky Chaser Tinglao, Emer Alang, Irma Pausal, Erlinda Navarro, Remedios Pangilinan, Jamir Malyari, De La Cruz, Virgilio De La Cruz, April Antonio, Marilyn Villanueva, Mark Andy Antipeso, Alicia Abbas, Badiman, KJ Dulaiba, Panginoon Jesus, we pray for complete healing sa kanila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat din po. We pray for the Philippines, for Christ, a Christ-centered disciple and holy nation salvation for the Filipino people. Let the revival, Panginoon, Lord God, will happen in this land. Lord, we also pray, Lord God, na ikaw po ang mag-rise up, Panginoong Diyos, sa aming pong economy, a good and godly governance in our nation, a Christian politician in national and local government. Lord God, patuloy ka matrending, Panginoong Diyos, sa social media. Let your love and light and grace and glory shine, Lord God, through internet. Bless the Chef Tony, Ideal Tech and Pompak, Lord God. The values formation, Lord God. Sa next week, Lord God, makisimula po kami muli. Lord God, samahan mo po kami, Panginoon. Salamat po, Lord God. Grabe ang pagpapala sa Pompak, Lord God. Pagamat mayroong pandemic, patuloy na kumikita dahil po sa'yo. Salamat po, Lord God. Bless, Lord God, this company more. In Jesus' name. Lord, I pray kay Ma'am Labaw, Lord God, patuloy mo siyang samahan, pagpalaan at pagalingin sa anumang sakit at karamdaman. Maging Panginoong Diyos, ang kanya pong pagtuturo, i-guide mo po siya araw-araw. Si Angelo, matatapos na po ang problema po niya sa pangalan ni Jesus. At ang kanyang buong pamilya, sa Labaw family, makakilala po sa'yo at maglilingkod po sa'yo. Salamat po, Lord God. Bless all our pastors, our churches. Let your anointing, provision, protection, guidance, and healing in the name of Jesus. New church buildings, amen, and daughter churches, more workers, souls, disciple for Jesus. Breakthrough in the tithes and offering. At patuloy po, Panginoong Diyos, sa bawat simbahan po namin, ikaw po ang maging sentro. Hindi po kami at sino pa man sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat po sa 16 na nag-stay sa team replay po namin. Sa mga nanood po kanina, Lord God, we pray. Lord God, pour out your spirit unto us. Continue to transform our hearts, Lord God, and our lives. In Jesus' name we pray. Lord, I pray, Panginoong Diyos, sa mga member ng Church and Love of Jesus, Valenzuela, patuloy na magkaroon sila ng heart, Lord God, sa paglilingkod sa iyo. Lord, hindi lang po kami na mga pastors, sa mga leaders, kundi ang bawat isang miyembro ay makapaglingkod po sa iyo. Lord, we also, Lord God, I pray also, Panginoong Diyos, yung aking pamilya, yung Duyan family, yung Issue family, continue guide us, protect us, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos, at nawa, umabot po ang video po na ito sa libo-libong mga tao, milyong-milyong mga tao, sa biyaya mo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen! Praise God! Praise God! Salamat po sa 15 nag-stay po ngayon. And let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Maraming maraming salamat po. Sige po, I pray sa kaila Ma'am Analisa, sa Iwenyo family, patuloy mong gamitin ang kanilang buhay, maging ang kanyang asawa, ang kanilang buong pamilya, sa pangalan ni Jesus. Ima Evangeline Muñez Fernandez, pagpalain mo rin po siya, gabayan, at gamitin po sila for your glory. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala sa kanilang buhay, sa pangalan ni Jesus. Kay Ma'am Yoli Mabasa, ganun din po. Lord, i-bless mo po sila, gabayan mo po sila, at patuloy na ang kanilang buong pamilya ay maglingkod sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Muli, maraming maraming salamat po sa inyo, at pakishare po ang video. Good night everyone, and see you tomorrow, 7:30 a.m. At ang ating pong gawain, every night na po ay babaguhin na po natin schedule. I-announce ko po sa inyo bukas o sa isang araw kung anong oras po tayo. Maraming maraming salamat po. Magkakaroon lang po ng adjustment para wala po masagasaan, no? Hindi po na ano, natao. Wala po masagasaan ang schedule. Maraming maraming salamat po. To God be the glory. Good night everyone. Shalom. Shalom.